Welcome back mga ka-chatters! Archie, David, ready na ba kayo magkwento at mag-share? Yan, oo. At kami naman ni Miss Risa ngayon ang all ears para marinig ang kwento ninyong dalawa. Yeah, so I guess I'll begin, Archie. No? So I was born at a very young age. Joke, alam ka namang old age kang panganak. Medyo weird yun. My mother and father were not wed. So syempre, madali lang maghiwalay after, di ba? So wala namang kasal, wala namang papeles. But I carry the last name of my father. And throughout my life, my mother was not present. No? She lived in Cavite with someone. Ako naman, I was under the care of my lola since I was a baby. So laking lola talaga. Yung definition ng laking lola, no? Laking lola, liit lola, parehas. No? Kasi buong buhay ko kasama ko lola ko. And frankly, my solo parent story is different because instead of having a mother, since my father is in Singapore with, her, with his own family, I grew up with my lola. And siya yung nag-alaga sa akin mula pagkabata. And para sa akin, it was a very big challenge for me. Because growing up, I would be an academic achiever. Not to brag about it, no? But I would work hard on my education. Kasi ang laging dinidrill sa utak ko ng lola ko na, David, at the end of the day, ang mapapamana ko lang sa'yo, education mo. You may not have a mother with you or a father with you, pero ako tatayo bilang nani at tatay mo. And I guess for me, the biggest challenge there was having a mother, pero nakikita mo lang siya tuwing honors assembly, tuwing achievements. Kaya para sa akin yung motivator ko sa achievements ko nun, gusto ko mag-achieve kasi yung nanay ko nandun eh. Kasi nandun siya sa crowd. Doon lang siya pumupunta from Cavite para bisitahin ako. Para lang mag-cheer siya pag nakakuha na ako ng award. Then after that, back to Cavite, back to her own life. So I said to myself, that was my inspiration. Until she went to Canada, tatanungin ng mga bata sa akin, David, nung nawala yung nanay ko nag-abroad, iyak ako ng iyak, problemado ako, wala na akong source of health and source of life, source of inspiration. Pero ako, bago siya umalis ng Canada, walang contact, naka-on ang phone ko, naka-on phone ng lola ko, I was waiting, Lord, ito na yung sign mo, magparamdam ka. Tatawag nanay ko para magpaalam na, anak, aalis na akong Canada. Pero wala, there was nothing to expect. But I guess nung cyber threat experience ko that I shared during the summit, dun ko na feel pagmamahal ng nanay ko kasi yun lang yung beses na tumawag siya sa akin at sinabing, David, bakit mo hinayaang mangyari yun? And I said to myself, yeah, cyber threat wise, oo, naabuso ako, hiningan ako ng private pictures ko online. Pero I said to myself, may pag-asa kasi nung time lang na yun, it was 5:00 in the morning. My mother just came home or just finished her Upwork task, freelancing. Tumawag siya at sinabi niya, what happened to you? Because my grandmother opened it up. At that point of my life, wala akong sinabihan. For 1 year, kinimkim ko lang. I resorted to many things, self-harm, anxiety attacks, even probably depression. Nawala nga ako sa first honors noon. I would be first honor. And my greatest fear, ano sasabihin sa akin ng nanay ko na she wasn't really present already. Yun na lang nga lang yung moment na makakasama ko siya, yung papag-uusapan namin. And that was the moment I really cried because I said to myself, at least nagpaparamdam siya. And at that point, sinamahan niya ako the entire day sa bahay. Pinagalitan. No? Sinigawan niya ako at lahat. Sabi, bakit mo ginawa to? Bakit hinayaan mo mangyari to? Pero alam niyo yung galit, usually may interpret ng mga bata yan na motivation para maglayas na galit sa akin magulang ko, wala na akong magagawa. Pero para sa akin, tuwing nagagalit sa akin nanay ko, kahit na anong salita sabihin niya sa akin, sabihin ng ibang tao sa akin, natutuwa ako. Kasi sabi ko, oo, galit, sa galit lang yung napaparamdam na mahal niya ako, pero nararamdaman ko eh. So I'm not saying it's good, but I'm glad I had that cyber threat experience. Kasi if I didn't have that cyber threat experience, hindi kami mag-uusap ng nanay ko. So until now, we're not talking, but I'm glad na at least once in my life, na paranas niya sa akin yung pagmamahal na hindi ko kailangan ni-earn through my achievements. And I'm glad that I have a lola that loves me, that cares for me. Pero hindi pa rin mawawala yung mga gabi na nangungulila ka kasi yung iba dyan, namatay na ang nanay, hindi na makausap. Ako, buhay na buhay. Kaya nga naiinis ako tuwing may nakikita akong pelikula tapos yung nanay nangungulila sa anak. Anak, nasan ka na? Uwi ka na? Ako, wala. Walang ganun. So, isang kabutihan,
isang karangalan pagkakaroon ng nanay, pero isang napakalaking biyaya rin ng Diyos na nagkaroon ako ng lola para alagaan ako and to get me through that moment. Wow, grabe yung story na yan. Parang we need a moment to dry our tears. Kasi, you know, parang the way you shared it, we can see what a strong and intelligent person you are. Intelligent emotionally and mentally and, you know, EQ and IQ, you have it all. But I felt so touched to hear you say na, syempre kahit hindi present nanay mo, kahit words of anger or yung pinagdaanan mo, dun mo naramdaman na nandun siya. Diba? Na present siya at a crucial time, even if she was getting mad and all. At a moment that you went through something very difficult, she was there for you. And ang sarap naman that you also have your lola to stand as both mom and dad to you. I mean, how do you feel about, you know, your lola? You shared about your parents. Your lola is the solo parent here. Yes. in your family unit. My lola would always remind me na nanay ko pa rin siya. At mahal pa rin niya ako kahit katiting lang. And yun yung pinakamalaking obstacle sa life ko personally, that I have to accept that my mother may not show her love to me or even pakita kahit napakasimpleng bagay. Pero hindi eh. That's the challenge. And I think for us children ng solo parents, hindi natin ginusto na maging malakas o matapang na kahit na people will say, oh, kahit anong pagsubok sa buhay, kaya mo na kasi nagawa mo na yan. Hindi kasi eh. Kasi one day, one evening, you will find yourself kausap-unan mo na sinasabing, sana sa kabila lang to, may nanay pa rin ako. Because one way or another, hahanapin mo yung umbilical cord na yun eh, na nag-connect sa'yo. My gosh. Thank you for sharing that, David. Sir Red, maybe you can also, you know, give an input as Secretary General. I mean, you've seen all kinds of different family units of solo parenting. I'm sure there are many circumstances similar to David's. Yes, you know, yan yung isang value ng batas talaga, no? Kasi during the 1872, hindi kinikilala yung mga senior citizens as solo parents. Kasi ang reasoning was, pag nag-senior citizen ka na, meron ka ng separate na benefits from the government. Pero yun nga, it's not about the financial eh. It's who is there to stand as your parent. During, kagaya na nangyari kay, ano, no? He was longing for someone. He went through a challenge eh. And as a child, as kahit sabihin mong, ano, you need someone to look up to eh. And yun ang nakakasira, no, sa ating social values, kasi when the parent is not there, the child will turn to whoever is nandoon para ipakita, no? And most of the time, yung concern is fabricated kasi meron silang sariling intention na ngayon will open up yung anak ni solo parent to different vulnerabilities. Kaya swerte, nandyan yung lola ni David. And now the law recognizes kahit mga senior citizens. And maganda rito, if you're a senior citizen as a solo parent, makukuha mo yung benefits of a senior citizen and makukuha mo pa rin ang benefit as a solo parent. Kasi yung benefit mo senior citizen sa sarili mo yun eh. Benefit mo sa solo parent para doon sa inaalagaan mo. No? So maganda dahil pinapakita ng story ni David na hindi porket wala yung tunay mong magulang ay wala ng pag-asa sa buhay. There will always be hope. Solo children have that responsibility to be strong even if they don't want to. Well, true. Yo. Kasi most of the solo parents kasi, hindi sila nakapag-cope dun sa dahilan bakit napunta sila dun sa situation. No, nobody can prepare for being a solo parent. And unfortunately, yung anak gets thrust into a situation kung saan yung responsibility ng pagiging magulang na itatransfer sa kanya. No? Kung mag-isa ka, swerte. Pero kung marami kayong magkakapatid, ikaw ngayon yung tumatay yung magulang. So yung responsibility, ikaw na nag-aako. Kaya we believe na God gives His toughest battles sa kanyang strongest warriors. And sabi nga ni David, no? Yung mga anak ng solo parents, yan yung pinaka talaga of all the children. Kasi ang daming challenges na hindi kayang harapin at lampasan ng ibang mga anak, no?
So congratulations to David. Thank you for sharing your story, David. Maybe this time we can listen naman to Archie's story. Isa pang laki sa lola. Yes. So ako naman po, lumaki ako sa aking lolo at papa since 12 years old ako. Naghiwalay po yung mother at father ko that time. And then 2017, namatay po yung papa ko. And mag-isa po kaming tinagay ng lola ko. So that time, nasa college ako. And working student po ako na. So 2017, when my father passed away, nagtatrabaho po ako sa call center. And nag-aaral po ako at the same time sa PUP Manila. So ang challenge naman sa amin, syempre yung sa financial. So, di ba, na-discuss natin kanina na maraming challenges ang mga solo parent families. And isa sa mga challenges ng family namin is yung financial. Kasi nabanggit ko nga po na ako eh pangalawa sa panganay, hindi yung panganay namin that time. Hindi pa rin siya tapos sa pag-aaral. So, I was working at a call center company. Siya naman po eh sa restaurant. So, nag-waiter siya. And mahirap yung naging setup dahil mga elementary pa po yung mga kapatid namin. And yung lola ko lang yung nagbabantay sa amin. But sabi nga ni sir kanina, no, tayong mga laki sa lola, tayong mga laki sa solo parent, naniniwala ako doon that we are the life warriors talaga. Hindi natin pinili na malagay sa ganong sitwasyon, pero dahil nandun tayo, we have no choice to battle, no? Yung parabang tayo yung mga battle-tested na mga warriors. And ayun, nag-aral po ako sa PUP Manila and that, napasok ako sa mga organizations na student leadership and sa mga community. And kaya po ngayon, nasa Sangguniang Kabataan po ako ng aming barangay. Mahirap malumaki sa solo parent setup and knowing na yung mga kapatid ko ay kulang po sa guidance. Na yun nga na pinag-usapan natin kanina. Ngayon ko lang din na realize, no, na habang lumalaki sila, we let them use their gadget, no. And we all know naman na sobrang accessible ng lahat. Kung one click away, kung ano yung gusto mong makita, kung ano yung gusto mong ma-access, yun yung mga cyber threats na kinakaharap nila. And sa ngayon, I am here at the Cyber Guardians PH advocating this kind of advocacy and I'm happy to take part, no? Kung ano man yung mga talents and skills na binigay sa akin para maging matatag ako ngayon, no? And also nga pala sa mga life challenges namin na yun, financial breakdowns, doon ko rin ho natutunan na umahon. Mula ho nung medyo nakaipon ako ng konti sa pagtatrabaho sa call center, nagtayo po ako ng business. Meron po ako ngayong printing shop. And yes po, we are printing souvenirs, t-shirts, yung mga lanyards po, and we have online shop sa Shopee at sa Lazada. So, ayun. Ang galing naman ng story mo, Archie. Yeah. Parang all the hurdles you faced, you were able to use that and pay things forward. You now serve as SK and then you opened up your business. And I think yung difference sa story nyo, kasi so, only child, ikaw may mga kapatid, I think when a family is forced into a situation where there's a solo parent, the eldest kids become a parent too. Yes. They kind of force to get forced to grow up earlier and stand as, you know, like extra parents to the younger ones. Yes. Diba? And what can you share about this, Red? I'm sure you've seen also situations similar to Archie's. Oh, no. Normally kasi sa isang solo parent household, the children try to rationalize, eh, ano nangyayari? No? And ang masaklap kasi doon, minsan, yung bata mismo, yung anak mismo, they try to take the blame. Sa akin ba, ako ba may kasalanan? Pero at the same time, gaya ka na sa akin, they get thrust into a parental role early on. Ang isang maganda dito is it can now serve as a way to break yung cycle, yung generational cycle na solo parent yung nanay or tatay, solo parent yung anak, solo parent yung apo and everything. Kasi now, meron kang motivation to see na pwedeng magbago. No? Pwedeng hindi ka, kagaya kay Archie, he's now in a position to help, una-una, from the barangay level, implement programs that will address yung needs ng ating mga anak ng solo parents. You're aware of the different threats na online. Hindi lahat ng online threats start online. Sometimes physical, tapos iha-hunt ka online
no, i-stock ka online. So now you're put in a position kung saan you can do something about it. Number two, you can help other, kasi yeah, pinag-uusapan natin, no? Paano yung mga anak? Now, kaya si Archie, yung experiences niya as a child of a solo parent family, he can now organize yung mga anak ng ibang solo parents starting from their barangay. Support group for solo parent children, educational and informational programs para sa mga anak, activities that will focus them on the positives of life. Kasi ikaw nagawa mo, it's impossible na hindi magawa ng iba kasi now you can guide them. At when successful si Archie na nagawa niya doon sa barangay niya, it can now be a model that can be replicated sa ibang lugar. So, ito yung isang messaging na gusto namin i-push sa National Council for Solo Parents. Ano? Kasi the government looks at the solo parent sector as a marginalized, parang biktima palagi. Pero that's not true. Eh. Itong isa sa pinaka masigasig at malakas talaga. No? Isa sa officers namin, yung anak niya was the first gold medalist doon sa SEA Games na ginawa dito sa Philippines. Wow. Noong 2019, I think. No? So, yung dalawang anak pa niya are members of the Philippine team. So, hindi ibig sabihin, porque solo parent ka, kasiraan sa buhay mo to, kawalan ng pag-asa, no? And this is something that all solo parents should understand. Pamilya pa rin kayo kahit may nawala dahil nagtutulungan kayo, nagmamahalan kayo, at meron kayong, ika nga, singular outlook sa buhay na kayo ay magkasama na dumating doon sa magandang yugto ng inyong buhay. So, that's something na there's always hope for everybody para as long as may tamang guidance nga, no? Gaya na nangyari dahil nandun yung lola mo. I think the nice thing about this platform for the cyber chat is yung guidance mo for National Council of Solo Parents, and then the two stories that we've heard from will inspire, and you know, all the viewers who are also facing similar situation. I like what you said, yung parang hindi dahil solo parent family ka na, or you're a child from a solo parent family, iba na yung future mo. But we have here two testaments that, you know, the future is even brighter for such strong and resilient kids, and you know, products of solo parenting. You know, I hope we can extend the time to discuss more about digital parenting, but we need to end this segment already. So, Sir Red, do you have any message for all the solo parents out there watching the show? Yes. First of all, syempre, maraming salamat, Archie, David, Ms. Risa, Cyber Chat, ano. And for all the solo parents, we, as parents, no, it's part of responsibility natin na intindihin ano yung mga threats sa ating pamilya. And nandiyan, no? Kagaya nitong group na to, they're here to support, they're here to educate, they're here to inform. I-tap natin sila. Kasi the best way that we can protect our family, we can protect our children, we can protect ourselves, is to know saan nang gagaling ang dangers, ano yung dangers na nandiyan. And once educated, once informed tayo, we can now make decisions to ensure the safety of our homes and our children. So maraming salamat ulit. Thank you for being with us today, Sir Red. Thank you. Sir Red, kami po ni Kuya Archie ay nagpapasalamat at nandyan ang NCSP at merong malalapitan ang mga solo parent families tulad namin. Yes, and itong mga benepisyo made available to solo parents through Solo Parents Expanded Welfare Act ay malaking tulong para sa mga families ng solo parents. Sir Red, alam namin na ang NCSP ang pangunahing nagpupush ng batas na ito, kaya maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyong lahat. Okay, so magbabalik po kami in a bit.